Mommy! Welcome back to my channel. It's me again, Ajay. And for today's video, pag-uusapan natin yung aking birth story. Alright? So, ginawa ko tong video na to para ma-share ko yung kung paano yung ginawa ko, kung paano bumilis na mag-open yung service ko. Siguro kasi baka mayroong mga first-time moms na mali nyo mag-work sa kanila. Pero, disclaimer ha, it doesn't mean na yung mga nag-work sa akin is mag-work din sa inyo. So, hindi rin ako expert. I-share ko lang talaga kung ano yung ginawa ko at kung ano yung nag-work para sa akin. Para bumilis yung pag-open ng service ko. Kasi iba-iba tayo ng, ano, eh, ng way of pregnancy, iba-iba rin tayo ng way of delivery, pati sa panganganak, syempre. Ayan. So, ayun na nga. September 18, nung nakaramdam ako ng labor pain. Pero sabi nila, it's a false labor pa lang. Kasi September 18, ano lang siya, yung na-feel ko is parang dysmenorrhea contractions, parang level 5, ganun. Dysmenorrhea na level 5. So, 1 to 10, number 5 siya. Ganun yung sakit. Pero hindi siya, ano, hindi siya dire-diretso. So, pawala-wala. Ngayong umaga, meron. Tanghali, wala. Hapon, meron ulit. So, pagdating ng September 19, doon. Medyo may pain na din talaga na medyo tuloy-tuloy yung ano niya, interval niya, medyo mahaba. And then come 9:45 lumabas yung mucus plug ko. Nag-CR kasi ako noon, tapos parang na-feel ko may lumabas sa akin. And then yung lumabas is parang jelly siya na pinkish na may brown. So yun daw yung mucus plug. So after lumabas ni mucus plug, doon na nag-start na medyo ang sakit na talaga. Medyo ang sakit na talaga, ang gulo, no? So, siguro kung i-relate ko yung pain, 1 to 10, it's, I'm on my 7. So, ganun siya kasakit. Ganun yung pain. And then, yung interval niya is parang 7 minutes. So, yun. And then, pagdating ng alas 3 ng hapon, hindi ko na talaga kaya yung pain. Pumunta na ako sa OB ko. So, tinawagan ko siya, I called her, ganyan-ganyan. And then, yung pain na nararamdaman ko, sobrang sakit na. Natipong feeling ko, manganganak na ako. Unfortunately, nung chinek, nung inaiyi ako ng aking OB, it's only 1 cm. So, sabi niya sa akin, supposedly, dapat hindi mo nararamdaman yung ganyang klase ng pain kasi 1 cm pa palang. Sabi ko kasi talaga, Doc, sobrang sakit na, hindi ko na kaya, kaya tinawagan na kita. And sinabi niya sa akin, nakapag nauna daw talaga kasi yung mucus plug, kesa dun sa water bag na pumutok, masakit talaga yung labor. Kaya ganun. So, oo nga pala guys, nung nanganak ako, hindi pumutok ang panabigan ko. Pinutok lang siya ng OB ko. So, hindi talaga siya pumutok. Kaya siguro rin, sobrang sakit talaga. And, take note guys ha, ang feeling ko mataas yung pain tolerance ko kasi I have these tattoos all over my body. Yung mga sinasabi ng 5-star tats na pain, yes, I have it on my ribs. So, kinaya ko. Kayang-kaya ko yun and sobrang wala lang yun sa akin. Pero yung labor pain na na-feel ko, ay sis, hindi ko talaga kinaya. Natipong nandun na ako pero gusto ko nang bawian, gusto ko nang magpa-epidural. Pero sabi naman sa akin, so andyan ka na, go ahead na lang. And mabalik tayo, so pagdating nun, punta ako sa OB, binigyan niya ako ng primrose oil. Primrose oil, if I'm not mistaken. Nakaka-absorb siya. Pero ang laki niya, sis, ganito siya kalaki. Ang hirap niyang lulunin. And ako kasi yung person na hindi talaga ako mahilig uminom ng gamot. And then, lalagyan ang way of ano niya is lalagyan ka sa puwerta mo and iinumin mo. May iinumin kami, ilalagay sa puwerta mo. So, nilagyan niya na ako before ako umuli kasi 1 cm pa lang ako. So, pinauwi niya muna ako. Pinapili niya ako actually kung saan ko gusto mag-labor. If I will stay, or I will go home. I choose to go home kasi 1 cm pa lang and it's malayo pa siya. So, kailangan, di ba, mag-full term tayo is 10 cm. Fully dilated is 10 cm. So, 1 cm, sobrang tagal pa, sobrang layo. So, feeling ko, September 20 pa ako manganganak or the next day pa. Pero, sis, eto na nga yung big secret. So, dahil hindi ko mainom, Hindi ko kayang uminom ng malaking gel. Ang ginawa ko, yung mismong gel na may laman na oil, pinuto ko siya, binuksan ko siya, then yung oil, nilagay ko siya sa kutsara, then tsaka ko siya inom. 3 p.m. or I think 3:30 inom ko siya. So, 1 cm ako nun. Ginom ko, then nag-insertan ako ng dalawa.
sa puwerta. So, yung dalawa, in-insert sa akin yung primrose. Tapos yung isa, ininom ko na, tinanggal ko siya sa capsule. Nilagay ko siya sa kutsara, then ininom ko siya na direkto. And wala naman siyang lasa, guys, eh. So, mas feeling ko nga mas okay kasi hindi siya mahirap lulunin, di ba? Sa mga katulad ko na hindi sanay uminom ng mga medicine, so yun. Tinanggal ko siya sa lalagyan, and yun, wala naman siyang lasa. As in, parang oil lang talaga na literal, walang paet, walang takla, walang whatever. Kasi uminom lang ako ng water. Tapos, after ko uminom nun, uminom din kasi ako, may mga napanood ako na uminom daw ng mga pineapple juice and all. Uminom ako ng pineapple na ready to drink na nasa can, nakadalawa ako nun. And then, uminom din ako ng chucky, dalawa. So, this is not a sponsored video, ah. And, sabi nila, pagka diabetic ka, huwag kang uminom ng chucky. Pero ako hindi naman, so uminom din ako nun. 3:30 PM yun. So, pagdating ng 7 PM, oh my God, sobrang sakit. So, 3, 4, 5, 6, 7, in 4 hours, sobrang sakit na niya talaga. At hindi ko na kaya. And then, yung interval niya is parang 2 minutes to 3 minutes na lang ganoon. So, pumunta na ako agad ng hospital. Tinawagan ko na si OB. And pagdating ko doon, sis, 9 PM na ako. In just 4 hours. Diba, ang tagal kong 1 PM. From nung night hanggang kinabukasan. So, ganun lang pala yung gagawin. After 4 hours, 9 PM na ako. So, guys, yun. Ganyan yung sekreto. So, itry nyo. Ang gawin nyo, tanggalin nyo yung primrose oil dun sa gel capsule. Inumin nyo siya ng diretso. Kasi, alam ko, yung gel capsule, matagal siya matunaw eh. So, matagal yung effect. So, yun kasi the easiest and the fastest way na mag-effect siya, it's yung direktang oil yung ininom ko. Diba? So, sana nakatulong ako sa inyo. Sana mag-work din sa inyo para mapabilis kayong mag-labor kasi para hindi nyo masyadong maramdaman yung pain. And yun, if you like this video, guys, please don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Oo nga pala, guys, meron akong ipopromote. I have an online shop. It's ANC Collections. So, meron din mga soon, mag-upload din ako ng mga items, baby items and mommy items, of course. Yun, so, thank you until my next video. Bye!